Okay, good afternoon. Meron po tayong latest ngayon na non-stick cookware. Ito yung in-offer ng JML, stoneware cooking. No? Hindi katulad ng dati, gawa sa pintura ang itsura ng mga binibili niyong non-stick. Ang problem nga lang, sa mga ganong uri ng non-stick na traditional, once na matamaan ang sandok, ang nagiging problema, nag-uunti-unti siyang matanggal. So hindi siya magandang ginagamit. Now this time, nag-offer ng JML something unique. Walang katulad na stoneware. Para pag nagluto ka talaga, hindi ka nagagamit ng mantika. So para malaman nyo kung gano'n siya kagandang ginagamit, eto po yung pinaka-sample natin. Gagamitin natin siya sa sample na hotcake or pancake. Kasi normally, ang pancake kasi pinaka-mahirap lutuin dahil hindi, kailangan lagyan mo pa ng mantika o naglalagay ka pa ng butter. Kasi sabi nung iba, non-stick sila, pero inuubliga pa rin nila maglagay ng oil. Pero this time, using the stoneware, papakita namin sa even you are in a highest temperature, malakas ang init, no? Dito mo makikita na kahit sobrang init man, hindi mo makita ang didikit ang niluluto mo. Maximum temperature yan, which is hindi dapat ginagawa sa isang non-stick. Dahil alam naman natin ang non-stick, ang requirement lang, medium heat lang. Pero dito papakita namin sa inyo na talagang kaya niyong lutuin kahit walang mantika. Ngayon, ang sabi nila, baka daw kaya magaling ang ganitong klaseng cookware ay dahil sa yung pinaka-ginagamit na stove ay pinaka-induction. Hindi po. Kaya po namin siya ginagamit dahil yung quality po ng pinaka-base sa likod ay may induction base na pwede gamitin sa ceramic hob, induction hob. Pero sa totoo lang, kahit anong kalan, ay pwede mo siyang gamitin. Ngayon, ang advantage mo, maganda rin yung pinaka-takip niya. Kasi thermoglass po ang ginagamit para po ang maganda dito at saka meron siyang steam valve para kahit na sobrang pulo na, hindi siya gumagalaw-galaw. No. Ayan ang kagandahan, madam. As you can see, hilaw pa sa ibang ordinary non-stick. Kapag alam mong hilaw pa at nakatodo po, durug-durug na pag binaligtad. Pero makikita niyo po dito, magagalaw mo na siya at kahit hilaw pa, ma'am, hindi siya dumidikit. Para malaman nyo, pwede mo na nga yan pali-pali katulad ito. Take a look at that. Kaya mo ba yan? Yan ang isang bagay na sa stoneware lang na nagagawa, hindi nagagawa ng ordinary non-stick. Ngayon, pancake pa lang yan. Ang sinasabi natin dyan, paano kung ang mga limbawa, ang mga niluluto mo na, ay yung mga talaga something sticky. Katulad ng mga sugar-based na banana cube, mga yema, yung mga gagatas, o kaya ma'am, yung mga tosino longganisa na nagkukos na masira ang non-stick mo. So, para makita nyo yung example, ito yung makikita ko sa inyo, ma'am. Yung milk na may halong sugar, dahil sugar-based nga po yan, makikita nyo po yung itsura niyan. Sa sobrang init, madali ka agad siyang masunog. Ngayon, ano ang magiging itsura pagka nasunog siya? Kasi kadalasan, ang laging problema ng mga bumibili ng non-stick, dahil nasusunog siya, hindi naubligan mo ng kaskasin, kaya nasisira yung pinakagitna. Dito, papakita namin sa inyo, sadya namin sinusunog, pero pinapaalala lang po namin, huwag niyo gagawin sa bahay kung hindi stoneware ang ginagamit mo. Kasi, yung uri ng pagkasunog na yan, sa iba ko, once na masunog na ganyan, pinapapagpayan nila sa tubig. O di naman kaya, yung iba ko, napipilitan na talagang kaskasin kasi sunog na sunog. Pero sa amin, ipapakita namin sa inyo, kung talagang kiniklaim nyo na non-stick kayo, dapat ganito po ang magiging itsura. Kung sila ko, gumagamit na mga Scotch Brite. Sa amin, pakikita ko sa inyo. As you can see here, wala akong ginagamit na sabon, wala akong ginagamit na ka-abrasive. Take a look at that. Natatanggal ka agad. And the good thing, hindi mo na kailangan kwersahin. Kumuha ka lang po ng basang-basahan, eh ready to use na po yan. No? Ganun lang kasimple. Parang bago ulit. Yan ang pinakamaganda. And the ultimate testing is, kung talagang sasabi mo maganda po ang produktong ito, eh mas lalo namin ito torturin. Actually, ang naisip namin, plastic. Bakit plastic? Kasi ang plastic po ay isa sa pinaka-sticky na item. Pag dinikit mo sa isang maitabay, katulad limbawa ng plancha, ito po ay nag-iiwan ng residue. Ang mahirap, para magamit mo ulit, kailangan lihain. So, susubukan po natin sa pinakakalan at kawali kung talagang effective yung sinasabi natin. Pero pinapaalala po namin, huwag niyo pong susubukan sa bahay kung hindi stoneware ang gamit. Kasi sisiguraduhin ko sa inyo, kung parang pintura po yung inyo, ay madali po yung masasira. Yan, tututo po natin para sigurado pong makabit. As you can see here, yan ang pinaka-worst part na mangyayari. Ito yung magiging itsura. Kung mahina-hina ang non-stick mo, at hinila mo yan, hindi mo talaga matatanggal lahat yan. Nag-iiwan ng residue. Sa iba, Scotch Brite yan o matatalas na bagay. Pero ako, basang-basahan lang po, tanggal na siya. Amazing, isn't it? Yan ang isang bagay na hindi magagawa ng ordinary kung ordinary non-stick lang ang meron ka. Ngayon, sa presyo, bakit mabili kami ngayon sa market? Ito kasing item namin ay wala pong katulad.
Only GML ang naglabas ng uri ng ganitong klaseng product kasi gawa sa fine particles of stone, binand together para maging heavy duty ang nonstick. 10 times stronger, 10 times last longer. And actually, sa presyo po niyan, kung bibiling po natin ng walang promo, sa internet, ang presyo niyan is $999. That will cost you almost 6,000 to 7,000 pesos. Kung pa isa-isa naman, dinan sa Pilipinas, yung larger sa 28 cm, that will cost you $1,899.75. Pero ang maganda lang, may lead paper. Yung medium size naman, binibenta po natin ang $1,499.75. Ang maganda rin, may libreng cover. At yung pinakamaliit, sa ibang brand, kung ganito po bibili nyo, that will cost you $1,500. Pero sa amin, binibenta namin ang $999.75. Yan, kung gusto nyo lang po yung pangalawang offer kaysa individual, meron kayong chance na hindi mo kailangan bayaran lahat. Kasi kung pagtototalin mo yung presyo na $1,899.75, $1,499.75, at $999.75, that will cost you almost $5,000. Mahal. Pwede ka pang maka-discount kung ganitong offer ang gugustuhin mo. Dito ang pinababayaran lang ng GML, yung large size na 28 cm at yung medium size na 24 cm worth $3,999.75 lang, a saving of $1,000. Libre na po yung dalawang cover. At kung sakali ngayon kayo bumili, hindi lang cover ang libre, ibibigay namin yung pinaka-prime pa na maliit. No? Worth $999.75 pag isa lang. Pero ngayong araw po na ito, pag bibili ka, idadagdag ko siya libre. So imagine nyo, dalawa lang may bayad, yung medium and large, libre takip, libre pa yung pinaka-small prime pan. Kaya kung magustuhan, pwede cash card or gift check, no extra charges on your credit card. This once in a lifetime promo brought to you by JML.